Magandang araw mga kaibigan. At nakikita nyo na mayroong isang desktop dito. Ayan. Pentium 4. Hindi na siya gumagana dahil sa luma na yung kanyang mga pyesa. Ayan. Mayroong tornilyo dito sa gilid. Okay. Pentium 4. So, kailangan nating palitan yung motherboard. Ang babalik lang dito is itong kaha. Maayos pa naman yung kaha niya, sayang din. So, lahat 'to pati itong power supply, motherboard, lahat 'to papalitan. Ito lang kaha ang babalik natin. So, suma total para kang bumili ng bagong computer. Ito yung mga pyesa na in-order ko online. Ito yung kanyang bagong power supply. Ito naman yung kanyang motherboard. Ito yung motherboard. May kable. Tapos ito yung kanyang CPU FM2 socket. At ito yung kanyang hard disk. So, assemble lang po ito. Tignan natin kung makabuo tayo ng isang computer na functional, good for online class at saka pang office works. So, baklasin ko lang sandali. Tingnan natin. Okay, so simulan na natin. Tanggalin muna natin yung kanyang power supply connections. Motherboard FM2 socket type. Ayan, may kasama siyang back panel. May kasama siyang back panel, dalawa. Ayan, ito yung sa lumang motherboard. Okay. Tanggalin. Maganda yung pagkaka-package nito, guys. At naghanap-hanap ako ng murang processor. Meron tayong na-order na processor na nagkakahalaga ng 407, parang 408 na kasi may butal. Okay, so hindi ko pa ito nabubuksan. Buksan natin. Sana ay gumagana. Diba guys, sa experience ko, pag hindi gumagana, pwede namang ibalik. Okay. Kailangan natin ng gunting. Kasi in case na hindi siya gumana, at ibinalik natin, maayos pa yung kanyang box. Hindi na masyadong maayos. Ayos yan. Ayusin lang natin.
ang iniingatan ko lang na ma-damage ito, huwag ma-damage. Yung motherboard po, na-testing ko na. Kasi meron akong inassemble na isang PC. Gumana po siya. So, sigurado na tayo sa motherboard. Itong processor niya, ang hindi lang natin tiya. Pero sabi naman sa ano, sa pagkakaalam ko, pag ang processor hindi basta-basta nasisira yan. Yan. Okay, magandang pagkakabalot. Yan. Magandang packaging niya. Galing pa po ng China po. Dahil in-order ko siya overseas, online. Sa Lazada lang po. Ito na yung murang processor na binili ko para iba kasi kapag ano eh. Ayan, ang ito ay AMD Athlon X4. Ayan, FM2. Bagay na bagay dito sa sakit na to. Ayan, meron din siyang pang-absorb ng moist. Ito. So, talagang maganda ang packaging. Maganda rin ang sana walang na yupi. Okay. Okay. So, ikakabit na natin. Dahan-dahan. So, dito dalawang magkadikit. Lapat na lapat. Tapos yung ating heatsink. Maglalagay tayo ng thermal paste. Okay. Sunod naman natin itong RAM. Ito yung 4GB. Galing na to dun sa lumang desktop ko. Okay. Kabit natin yung power supply. Itong power supply po ay nasa 448. Ulitin po ulit.
gagandahan natin yung pag tanggal ng plastic para in case of return. Sakto yung kailangan natin, tama sa motherboard. Apat yung walong pins yung kanyang secondary power for the CPU. Ito naman yung sa board, 24 pins. So sakto tama yung gawa natin. So kabit na natin.